Yung mga matik, pakikita ko sa inyong kaibahan ng fighter, diamond fighter at dibasa mga matik. Unain natin itong dibasa mga matik. Yung dibasa mga matik, nakukontrol yan mga matik. Pagka hinatakso sa kabila mga kamatik, sumusunod yan mga kamatik. Kaya maraming mga binatiyo na bumibili sa akin ng mga dibaso kasi madali siyang pasunurin kung halimbawa meron kang dadagitin mga kamatik. Yan ang dibaso mga kamatik. Tumataas yan mga kamatik ang dibaso at mabigat. Pangalawa mga kamatik, pagka may nahangin, kusa talaga itong umiikot, di mo mapapalipad yan pagka mahina hangin. Pero pagka malakas ang hangin mga kamatik, 100% mga kamatik, mataas na yung dibaso mo, mabigat pa mga kamatik. Yan ang dibaso mga kamatik. Ngayon mga kamatik, dahil sa sinabi na sa dibaso, pupunta naman tayo sa fighter mga kamatik. Mga matik, ito naman yung fighter natin mga matik. Siya tawag nila dyan, marami silang tawag dyan na fighter. Yan mga matik, yung fighter naman mga matik. Mahina hangin o sakto hangin mga matik, mas maganda yan mga matik. Pagka sobrang lakas, pwede naman siya i-adjust lang yung tali para lilipad siya ng mataas pa mga kamatik. Pero pagka hindi ka masyado sanay sa fighter, tinodo mo kaagad yung tali mo mga kamatik, talagang iikot siya kahit sa malakas na hangin. Kailangan pagka magpapalipad ka ng fighter na ito mga kamatik, unang-una mababa muna. Titignan mo kung saan siya merong kelya mga kamatik. Pagka may kelya mga kamatik, doon mo siya pipisilin. Pagka napisil mo na yung mga kamatik, halimbawa sa ang ipot niya ay kaliwa, saka nang kapipisil ng kawayan. Ngayon pagka napisil mo na, pwede mo na siyang ilaligang mga kamatik, diretso na lipad ng fighter mga kamatik. Yung fighter na yung mga kamatik, hindi na binubuntutan niya. Yung mga kamatik fighter, marami na rin buibig sa akin ng fighter, gawa ng maganda mga tricks sa ere. Pagka sabay-sabay sila lipat, maganda siyang tignan mga kamatik. Ngayon mga kamatik, yan ang story ng fighter natin mga kamatik. Ngayon, itong fighter mga kamatik, hindi na ito binubuntutan, hindi na ito nilalagyan ng ano, ng pabigat sa kabila, pipisilin mo lang, ganun din sa dibaso. Ngayon mga kamatik, dito naman tayo sa diamond fighter mga kamatik. Yan mga kamatik, yan ang diamond fighter natin mga kamatik. Ito mga kamatik, pagka umiikot din sa kanan, makaliwa lang, pipisilin mo rin sa kaliwa. Kung umiikot sa kanan, sa kaliwa mo pipisilin para dire-diretso lipad na ang ating diamond fighter. Ito mga kamatik, mabigat din ito pagka lumapa, dumaretso sa area mga kamatik. Makikita mo sa isang video mga kamatik kung paano lipad ang diamond fighter mga kamatik. Napakaganda sa area at mataas lipad mga kamatik. At tingala ka pa mga kamatik dahil sa parang guru yun sa tuluipad. Tumotore mga kamatik. Yan mga kamatik ang diamond fighter natin. Yan mga kamatik, diamond fighter mga kamatik, pwede rin yan ilabas sa putulan, dagitan mga kamatik, pwede yan. Pati yung ating fighter mga kamatik, pagka marunong ka kumontrol ng fighter natin mga kamatik, kayang-kaya mo makipagsabay sa dagitan mga kamatik. Nung araw mga kamatik, pag lumalaban ako sa mga dagitan mga kamatik, ang ginagamit ko talaga ay dibaso. Dahil sa madali siyang pasunurin mga kamatik, pagka gusto mo siyang paikot sa kabila, hihilahin mo na at hayaan mo siya umikot na umikot. Pagka umikot na mga kamatik,
sa mahilay para kamasuli. Yan ang dibasa natin. Yung mga matik, sinari ko lang yung mga story ng mga saringgola natin. Itong dibaso, mga kamatik, at fighter. Yan ang fighter natin. As ito yung diamond fighter. Yo mga matik, hanggang dito na lang mga matik. Salamat. So ulitin mga matik, meron naman tayo gagawin na guri yung mga matik. Hindi na kayas ko pa. Papakita ko na sa inyo pagka babalutan at papaliparin. Yo mga matik, hanggang dito na lang. Salamat. Ito ang mga saringgola natin mga matik. Dibaso fighter, diamond fighter mga matik. Yo, salamat.